Meron pa bang fear ang isang Josh Cullen na pwedeng mawala ito lahat biglaan? Hindi magiging ganito yung perspective ko sa buhay kung hindi ko pinagdaanan lahat yun. Catapulted you to a level wherein you can sustain what you have now. Yeah, I've lost all my life. Pwedeng mawala ito lahat biglaan. Please make our days normal at least. Sabi mo na sometimes it feels unfair na may mga tao na parang ang dali lang nila makuha yung gusto nila. God looks at the heart, but man looks at the outward appearance. What's up everyone? Welcome to Carlversations. And today kasama namin ang isa sa mga pinakamatagal namin kapatid sa industriya. A very talented, not just singer, dancer, but songwriter, producer, entrepreneur, and everything else in between. Everybody, let's all welcome Josh Cullen. Hey, kamusta kayong lahat? Grabe naman yung intro mo sa akin. Pero iba, isang karangalan na ma-interview ni Carl. Bro, isang karangalan na grabe, napapunta kita sa parking lot. Oy, ano ba? At napatambay kita kahit tumatagas ang mga pawis. Uy, natin. Hindi nga eh. Mas pinagpapawisan ka pa kaysa sa akin eh. Oo, init na init nga ako kung naka-jacket ka pa. Naka-jacket. Alam mo kasi dati, kahit saan lang ako natutulog talaga. Tsaka lamigin. Ah, talaga ba? Kaya, pero okay lang. Ano pa? Ako naman opposite, bro. Sobrang init. Pag wala akong aircon, sinasamaan ako ng pakiramdam. Ay, talaga? Oo. Ako hindi ko kaya. Ang aircon ko, nasa 25 degrees lang, ganyan. Aw, eh. Pagka sobrang lamig na, baka magkakasundo kayo ng mama ko. Yung mama ko, hindi kasi alam. So, this Carlversation is, I just want to have a conversation with you. Matagal na natin itong pinag-usapan, pinagplanuan. And I'm so grateful na nabagyan mo ako ng oras. Right now, if you're watching, ang oras po ngayon is around 10 to 11pm already. Pero dinala po tayo ni Josh dito. At pinuntahan niya po ako. Ha? Hindi ako nagpunta sa kanya. Pinuntahan niya ako. Ganon ka tindi tong mama na to. Mama! Ikaw ba naman ma-invite ka ng isang Carl Guevara? Siyempre naman. Anytime, anywhere. Hindi, pero matagal ko na nga inaantay ito. Sabi ko sa'yo before. Di ba nagkakakwentuhan tayo? Parang isa ka sa nilolook up ko when it comes to public speaking or sa mga kahit yung mga performances, yung well-versed ka kasi na tao. And iba, parang marami ako nakukuhang idea kapag narinig kita magsalita. Parang ikaw yung tao na laman ng mga podcast. Alam mo yun? Yes naman. Ako yung yung laging nakabukas ng bibig. Yan. Actually, inisip ko ano bang pag-uusapan natin. Dahil very spontaneous nga ito. Pero naalala ko, binalikan ko eh kung paano tayo nagkakilala. That was around 2020 or 2021. Na sa pandemic, no? Oh, pandemic noon. Tapos parang may meeting tayo and nakita tayo. Tapos parang, hello po, ganun pa kayo. Tapos sabi ko parang, na kayo mahiya, nagpa-plastikan lang naman tayo dito. Tapos doon na, nagtawanan na tayo lahat. Back then, hindi pa kayo sobrang on a global level. Diba? Nagsisimula pa lang din halos, di ba? And napakapayak ng mga buhay natin noon. Nakakapag-samgyup pa tayo sa labas, mga ganun, di ba? Totoo. Pero ngayon, years after, all of you have been different. Bago na yung buhay, marami nagbago sa buhay nyo, di ba? Undeniable yung global impact. Kung babalikan mo yung mga moments nyo nung nagsisimula, ano yung namimiss mo? Yun, unang-una. Very blessed, very thankful. Pero at the same time, marami ka nga rin mamimiss. Katulad nung parang na-feel mo kasi minsan na tinake mo for granted yung mga moments na yun. Alam mo yun, lalo na yung mga time na pwede pa talaga kayo mag-bonding. Uh-huh. Talagang genuine pa yung tingin nyo sa mga bagay-bagay. Okay. Na hindi pa siya ganun ka-competition talaga. Yeah. Pero nowadays, parang ano na siya, everything should be parang, alam mo yun, overloaded na with work. Yeah. Pursuing passion ng talagang, as in, kami mismo, individually, parang ako na-feel ko na pressured din kami. So, anong pwede mangyari sa amin in the future? Pero during those times na parang inosente ka or sabihin mo parang napaka-pure lang, di ba? Yung parang hindi mo in-expect. Marami kang goals talaga na ambitious ka pero hindi mo in-expect na, okay, nangyayari pala itong mga bagay na to. And mas laid back lang. Pero namimiss ko siguro talaga yung mga times na parang, ayun, yung nakakapag-chill pa kami. Merong may mga times din na siguro hindi araw-araw
responsibility sa work, towards work. Meron pang mga free, konting-konting free time. Alam mo yun, yun siguro eh. Kasi ngayon, everything is work, everything is busy, everything is important. Ganun siya. Yeah. Everything is important siguro. And one thing that maybe people don't really get to realize is that yung grind na everyday, almost, na you're pressured, you're always parang you have to give your 100%, bawal ka magkamali, bawal ka maging second best, kailangan masustain mo yung parang, shucks, ito yun. The thing is, madali yun sabihin kung isang linggo lang yun or one month lang. Pero taon na nagganon yung buhay nyo. Taon na na you are at the top and you are sustaining that. Diba? I mean, hindi naman natin mati-deny. Like, there is also pressure at the top. Diba? So, because of that, ang question ko naman is, so kung na-miss mo yung mga pure, raw moments nyo that you can still bond, you can still be, you know, regular people, so to speak. Ano naman yung mga bagay na hindi mo na-miss noon? Na parang, hindi ko na-miss yung kumakain ako ng totong, mga ganun, di ko alam. I don't know what is for you. Of course. Ako, sabi ko nga, thankful and blessed ako. Kasi ako, growing up, very unfortunate talaga. As in, yung buhay ko, ano ba yung isang kahit, isang tuka, batawag si ganun? As in, very, siguro, very different from the normal, siguro, yung mga friends ko na nakasama ko. Yung story ko, yun nga eh, pang ano na eh, pang MMK na, pang pwede mo nang i-ano eh, pwede mo nang gawing movie sa dami ng pinagdaanan ko. Parang feeling ko lahat ng experience ko na. So ako, hindi ko talaga namimiss yung kabataan ko. So kabataan ko, and at the same time, hindi ko namimiss yung hindi ko alam saan ako kukuha ng, yun nga, pangkain sa pang-araw-araw. Kasi mula bata hanggang tumanda ako, nagte-training ako, pinapursue ko lahat ng gusto ko. Pero wala akong resources. Ganun, ultimo pag-aaral niya, hindi ko nagawa ng maayos. So, lagi ako naglo-long for resources. Sayang, kasi kung mas maaga sana ako natuto, baka mas mataas yung marating ko. Yun yung lagi kong iniisip, di ba? Ayun, pag binabalikan ko lahat, hindi ko talaga masyado namimiss yung kabataan ko, yung mga pain, yung mga traumas. Pero at the same time, pag inisip mo, hindi ako magiging Josh Cullen. Hindi magiging ganito yung perspective ko sa buhay kung hindi ko pinagdaanan lahat yun. Parang yung difficult past equipped you, catapulted you to a level wherein you can sustain what you have now. Yun, nagaling ng catapult, di ba? Parang yung, ano yun? Propelled yun, arrow na parang, di ba? Yung parang sobrang hinihila ka bago ka mag-jumpstart na, bago malayo, ganun talaga yung nangyari. Pababa, bago ka tinira pata. Oo. Grabe yung catapult na yun. Iba ka talaga, sabi na namin. No, the thing bro is, ako, if there's one thing na I'm really amazed about, sabi sa research bro, maliit na percentage lang daw na mga millionaires ngayon ang dahil minana nila yun. Malaking percentage na mga millionaires ngayon started from nothing. And nai-inspire ako sa buhay mo dahil kung kilala man ng lahat si Josh as an SB19 member, ikaw talaga yung merong sobrang drive and passion for entrepreneurship. Na you started doing business ventures even outside of being a musician and an artist. You went to gaming, diba? Merchandise. Marami kang business ideas. And that's what amazes me. Dahil sa industriya natin ngayon, lahat ng mga major superstars, sila Kanye, sila Rihanna, ang mga Kardashians, you know, once they get to a level of celebrity, they eventually turn into entrepreneurship and making businesses out of their names. And you are one good model of that. Pero on the flip side, marami ding mga artists na akala nila dahil they enjoyed fame and they enjoyed the money that comes with that fame, it will be forever. Kaya may mga stories din tayo ng mga artistang sumikat, yumaman, pero nung natapos na yung kasikatan, naubos din yung yaman. So ikaw bro, what cost you to be so interested and invested into being an entrepreneur and venturing out of just singing and dancing?
ang basic explanation ko lang dyan, I've lost all my life. Yung mga, siguro yung mga artists, pero baka lang naman, hindi pa silang natatalo, di ba? Baka na-experience nila itong fame, yung success, tapos never silang natalo. So parang minsan kasi, it gets into you eh. Nangyayari talaga yun. Mayroong may mga tawag sa ganyan eh. Pero alam mo yun, yung parang kang, minsan kakainin ka talaga ng sistema na feeling mo, oh, unstoppable ka, namamayagpag ka, ikaw na yung pinakasikat. Yeah. Pero at the same time, kung hindi mo naranasan ito, yung mga katulad ng hardship siguro na naranasan ko bago ako mapunta dito. So parang the entire time gising ako. Ayan. Lagi kong naiisip yun na parang binabalikan ko yung mga, yung mga point, mga lowest point of my life na alam ko hindi to forever. Kasi 'di ba kung ganun katagal bago ako nakarating dito. Mm. Ibig sabihin hindi yung years na yun, hindi biro yung years of struggles and pain, 'di ba? And yung years na yun hindi pagka pinabayaan ko bigla na lang din mawawala lahat. Yeah. So meron ka bang fear na meron pa bang fear ang isang Josh Cullen na pwedeng mawala to lahat biglaan? Yeah, every day iniisip ko lagi 'yan. Every day lagi kong sinesecond guess yung mga pwedeng mangyari sa buhay ko na what if one day wala nang maniwala? What if one day wala nang makinig? What if one day mag-fail lahat ng plans, 'di ba? Hindi mo masasabi 'yun kasi yun nga ang buhay parang ano 'yan, parang stocks or parang it's a cycle, parang crypto ano. Yeah, talagang bilog ang mundo. Yeah. Meron akong parang mga, gulong. Di ba? Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Kaya nga doon pa mapasok dapat na totoo yung laging payo ng mga parang entrepreneurs na successful. Meron once na makatikim ka ng success, hindi ka titigil. Dapat lagi kang to the next level. Parang hindi ka nakukontento talaga. Yeah. There's no such thing as contento na ako sa ganito, contento na ako sa ganito. Kailangan mo i-secure kasi magkakaroon ka ng another dream, another, like yung mga, kung kaya if may families, di ba? Yeah. May family mo, kailangan mo rin bigyan ng inspiration, supportahan. Mm-hmm. And for me, yun yung pinaka-importante. Tapos, ayun, siguro, marami akong fears, lalo na when it comes to, syempre, failure. Actually, yan nga yung lagi ko sinasabi dati. Biggest fear ko is failure. Kasi, all my life, I've lost all my life. So parang, parang lagi talo lang. Laging talo. Laging, bakit ako nandito? Bakit, bakit ganito yung buhay ko? Bakit, alam mo yun, laging nag-ask nga kay God before na, pwede po bang iligtas niyo ako sa ano na to, sa situation na to. Lord, baka pwedeng balato mo na sa akin to. Kasi may mga times, di ba, naglalakad ka kuwari ako. Joining ano, before, bigla kami pinalayas. Okay. Ito yung maraming nangyari sa akin. Na-abuse ako ng bata na physically, mentally, and everything. May mga katulong na pinaguhubad ako, pinapasok ang kandila, yung ganun. Tapos nung tumanda ako, ayun, nakakaranas ako ng iba't ibang klaseng abuse na nagugulpi ako na ano ako. Tapos meron yung time na pinalayas ako, kami as a family, dun ko na realize na, oh my God, ano, parang wala talaga nangyayaring maganda sa akin. Ano, may balat ba ako sa puwet? Ano ba? masama ba ako? Ganun. So, parang takot at takot talaga ako na meron akong success na natamo. Tapos saglit lang. Yun. Natanong mo ba kay Lord? Or nakarating ka na ba sa moment na tinanong mo sa Lord na, Lord, bakit ang malas ko naman? Parang ganun. Alam mo yun nga eh. Every day before, nagpipray ako. Sabi ko, Lord, please. Kasi ano kami, magulo rin yung family namin. As in, laging away. Tatlo na kami, pero matindi talaga. As in, not the usual. As in, skandaloso yung mga parang nangyayari sa bahay namin. Parang sigaw na sigawan. OA talaga yung away. Nakakahiya, alam mo yun. Pang teleserye yung away. Oo, ganun. Lord, pwede ba, ano, parang sabi ko, araw-araw yun, bro, araw-araw. Lord, iligtas mo naman ako. Lord, yung family ko lang. Lord, please make our days normal at least. Makakain lang, kahit
alam mo, once a day nga lang ang wish ko eh. Once a day, makakain lang, maayos lang, walang nag-aaway, happy na ako. Yeah. Yung biggest dream ko before nung bata ako, I just want a normal life. Yeah. Yun lang. Yun na yung pinakamataas na pangarap ko. So, para siyang, ano, kaya ganun ako katakot sa failure. Kasi, kaya grind din ako ng grind ngayon siguro dahil doon. Hindi lingid sa kalaman ng lahat. Because you've been very open about how growing up, there was really struggle in your life. Kaya naalala ko nga yung podcast namin sa The Ones, di ba? It's like struggle, something. Yung that we use that term struggle because that's how, when you were telling your story, that's how it felt. It's like, you're going against the grain. It's like you're swimming against the waves, di ba? Parang against all odds, nilaban mo yung pangarap mo. And ang interesado ako, nung naging SB19 member ka na, hindi naman ibig sabihin nun, natapos yung struggle, eh. Di ba? And minsan, iniisip ng mga tao na when you reach a certain level of success, the struggles will end. But in reality, mas nakakalamang na habang tumataas yung level mo, lumalaki din yung mga kalaban mong struggles. Exactly. Now, meron kang sinabi sa akin that really resonated with me. Sabi mo na sometimes it feels unfair na may mga tao na parang andali lang nila makuha yung gusto nila. Ayan, oo. Diba? Pero sa mga kagaya natin, parang we have to try and strive 10 times harder just to get half of what they usually just get easily. Exactly. And ako kasi naranasan ko, I mean, that resonated with me kasi I felt the same. Na parang sa lahat ng aspeto, kailangan yung hard work ko 10 times para lang makapantay ako sa acceptance, sa admiration, sa pagmamahal ng mga tao. Parang ganun yung nararamdaman ko. Ikaw ba, at this point, may mga ganun ka pa ding pakiramdam? Oo, sobra. Kasi like kung, yun nga, parang kasulad sabi mo, kung akala nung tao, nandito na ako, wala na siya. Easy na, ganun. Kasi di ba parang dati akala ko, basta sumikat na ako, okay na yun, hindi na ako mag-strive. Pero hindi pala, no? Meron pa rin. Parang ngayon nga, mas ano eh. Mas wala na eh. Parang hindi ka na natutulog, ganun na. As in, sobrang pressured ko na araw-araw, hindi ako pwedeng tumigil, hindi ako pwedeng, alam mo yun, dami mo ng responsibility. Sabi nga, di ba, with great power comes with great responsibility. Yeah. Wow. Pero, totoo siya. Kasi nung dumating yun, sabi mo nga kanina na bakit ganun unfair. Ang unfair talaga, sobra. Kasi katulad ko nga, at katulad mo, 10 times harder. As in, focus na ako. As in, ginagawa ko na lahat. Tinitwist ko na lahat ng knobs. Pinapaikot ko na yung buong mundo. Kaya inaano ko na lahat. Parang kinakausap ko na bawat tao sa paligid ko para mag-work yung plano ko. Pero yung sa iba, isang pitik lang. Okay, nangyayari. Sabi ko, ba't ganun? Pero alam mo yung realization ko nga dyan, you won't be able to control everything. Kahit anong sabihin natin, hindi talaga fair ang mundo. Parang kahit balik-balik na rin natin, hindi magiging fair ang mundo, ever. So, kung ano yung mga bagay na hindi mo makokontrol, let it be. And galawin mo yung mga bagay na kaya mong kontrolin. That's it. That's the, actually, for me, katulad ng ginagawa natin, di ba? We are working harder and you just don't have to work harder. Pero you have to work smart as well, di ba? Working smart and working hard at the same time, I feel like mas makukuha mo yung goal mo. So kung ganun, okay. Kung kinakailangan na 10 times na gawin ko to 100 times, parang okay. Challenge accepted. Ganun. Minsan talaga, parang gagawin mo o minsan susuko ka. Pero kasi, ayoko nang sabi kong ayoko magkaroon ng regrets sa buhay ko. Na ayokong pagtanda ako, sasabihin ko, sana pala, tinodo ko na during that this time, huli na pala yun. Di ba? Ayoko nang ganun. So parang, di ba, maubos, basta naibigay ko lahat. Yun, exactly. Okay, yung nasulat ko nga yun sa no control ano ko, verse ko, yung parang sabi ko doon, dudurugin ng damdamin kung kailangan. Uubusin ang sarili alang-alang. Yeah. Para sa pangarap, bawal na pigilan. So parang, hindi, yun talaga yung entire
parang buong nararamdaman ko lang the entire time na sige, kung ito talaga yung kapalit, gagawin ko. Basta I'll make sure na lahat ng paghihirap ko magbubunga. Maraming manonood nitong video na to na nakaka-relate doon sa pakiramdam ng sinusubukan mo yung lahat. You work harder than everybody else and yet you feel so unappreciated, unloved, or unseen sometimes. Ako, tsaka di ba nakakabuisit yung parang ginawa mo lahat, tapos yung isa. Tapos yung isa magsasmile lang. Okay na siya. Andaya, di ba? Wow, di ba? Parang, andaya. Madaya. Pero ang encouragement ko, pag iniisip ko, and today, gagawin pa rin natin yung best natin because we were built like that. Uh-huh. We're built differently. And kung meron man ako encouragement na pwedeng maibigay, ako, kung i-rewind ko yung buhay ko, if there's one thing na pinagpapasalamat ko, yung discipline of working hard, discipline of giving your best, yung disiplina na hindi mo makukuha ng basta yung mga bagay-bagay, that makes you a person that's full of grace, wisdom, knowledge, compassion, empathy towards people. And yun, hindi yun mananakaw ng kahit sino sa'yo. Ito. Yun, hindi yun mananakaw. Kumbaga, pagtapos na itong phase na to, pagtapos na itong season na to at kwento na lang yung babalikan mo, hindi mananakaw ng kahit sino na ikaw ang pinakamasipag. Di ba? Ikaw ang pinaka mapagbigay sa mga fans, ikaw ang pinaka generous sa fan service, ikaw ang pinaka laging well prepared, di ba? Kasi ako, bro, to be honest, hanggang ngayon ganyan ako na parang yung iba magpe-prepare 1 hour, ako 3 hours. Yung ganun, tapos paglabas mo parang okay. Ano na? Gets ba? So, gets ko. Sobrang gets ko yung feeling na ganyan. Ay, parang lahat gagawin mo para sa sarili, lahat ng supplement, lahat ng vitamins, lahat ng workout, lahat ng damit, lahat ng lessons, iti-take mo. Tapos, minsan, pag nandyan ha, minsan di ba nakikita na hindi na na-appreciate siya, di ba? But at the end of the day, what matters is that it is making us better people. Kasi sometimes it's not about getting to a destination. Tama. But it's about who you become. Tama. In that journey. And I would rather be averagely appreciated but greatly improved as a person with great character than be appreciated highly but shallow in character and maturity. Kasi people will, sabi sa Bible, Brunoy, God looks at the heart but man looks at the outward appearance. And at the end of the day, I would rather have God smiling because He saw my heart than people clapping because they saw my face. Grabe. Ang ganda nun. Tatandaan ko yan. Tatandaan ko yan. Super. Alam mo, sobrang relate na relate ako dyan na pag binabalikan ko, lagi ko na lang din iniisip at the same time na it's okay. Kasi nga, yun nga, parang you're not building yourself for other people but you're building yourself for yourself. Yeah. And for the like the important people around you. Kasi sila yung aalagaan mo in the future. True. Diba? Yung parang kapag nabuo mo yung sarili mo na ganito, most probably, yung mga tao din na inaalagaan ko will follow. At the same time, yung parang talagang mamimake sure mo na pagtanda ko, alam ko responsable ako, alam ko mabibigay ko yung kinakailangan, and alam ko yung sa during tough times, hindi ako, alam ko na yung gagawin ko agad. Kasi sinubok na tayo eh. Sinubok na tayo ng decision makings and of course yung mga ganyang klaseng parang paghihirap nga when it comes to comparison, diba? At saka ang masasabi ko dyan, encouragement. Mindset ba? Na pag nararamdaman natin yon, ang laging reminder is, hindi pa tapos yung kwento. Hindi pa tapos yung boxing. Yung kanyara, itong show na to sa ganito or itong race na to for who's the best singer, who's the best songwriter, blah, blah, blah. Hindi dyan natatapos yun. Kasi, di ba, nag-usap tayo sa mo, oh, you're full of wisdom. Na-realize ko, I wouldn't be who I am now if I didn't grind all those years.
At kung nakuha ko lang yung empty praise palagi, I wouldn't have the drive to learn more, diba? To study more, to open myself more to other people. So sa mga, kunyari, minsan, kahit hindi naman showbiz, diba? Kahit minsan, work setup. Ikaw yung lagi kang maaga, lagi kang, yung output mo, sobrang ginagaling mo, tapos di ka naman appreciate ng boss mo. It's not the end of the story. Hindi pa tapos yung boxing. Kasi eventually, papasalamatan mo yung sarili mo na naging masipag ka. Parang, I mean for the long game, not yes. for the, ito lang, yung harap ko lang yung present. Hindi naman yun. Galing. Tsaka alam mo yung pinakamahirap dito sa mindset na ganito, is actually not the physical, work. Pero pinakamahirap ito eh. Yeah. It's really hard to design your mind to think true. Like that, diba? Kung iniisip nung iba na, kaya ko rin yan. Masipag din ako eh. But it's actually, it takes a lot of parang questioning yourself. Paano ba? Minsan kasi naliligaw ka din eh. Kung sa sobrang consistent mo, nakakaligaw siya na ma-second guess mo rin. Ando, nakaka-ano siya. Tama ka. I agree with you. Nakaka-mess up siya ng brain na as dahil consistent ka, you're building yourself up mentally na I'm excited to be out there. I'm excited to show the output. I'm excited to be, you know, to just go out there, diba? Pero when you don't get the validation or when you don't get the feedback that you have conditioned your mind to get, that really messes you up sometimes. And exactly. That takes a toll on your motivation. Na parang, so paano ako magpapatuloy? Hindi naman na-appreciate. So, kagawin ko pa. Parang ganun, diba? Ako, sobrang believe kasi ako sa'yo eh. Like, believe ako sa mga kaya mong gawin. Believe ako sa mindset mo, sa EQ mo. Kung paano ka magdala, deliver, especially with performances and especially with talking to people, marami ka napaparealize sa isang upuan na hindi kayang gawin ng iba. Pero ikaw, you always know like the right advices siguro, masasabi ko, para ano yung bibigay mo sa tao, ano yung papakain mo during that time na kinakailangan nila. Parang alam mo na eh, kasi bakit? Hinubog ka na nga ng buhay para doon and talagang yung hard work mo na pinapakita. So kagabi, nagdadrive ako sa NLEX. Ginajam ko yung yung buong album. So, habang pinapakinggan ko yung No Control, naisip kong itanong sa'yo, if magkaroon ka ng magical powers at magkaroon ka ng abilidad kontrolin yung mga bagay na hindi mo normally nakokontrol, ano yung kukontrolin mo at bakit? Time. Wow. No-brainer. Time talaga. Marami akong bagay na gustong balikan and marami rin akong bagay na gustong baguhin. Well, kung meron man akong makokontrol, feeling ko makokontrol ko lahat pag time yung nakontrol ko. Diba? Pwede mong balikan lahat ng history, pwede mong balikan lahat ang nangyari sa'yo. And at the same thing, diba? Yung mga insecurities ko na hindi ko nagagawa ngayon. Like for example, yung sana mas naaga ako natuto mag-instruments, mag-ganto. And not just for me, but for the entire humanity. Yeah. Medyo ganun ako mag-isip eh. Sabi ko nga, parang may purpose ako lagi na hindi lang dahil sa akin. Pero kung kuwari, may mga history na very... yung colonial moments ng Pilipinas, yung mga ganon. Parang ganon. As in, gusto kong siyang baguhin. As in, time travel na global impact. Ang yes, kasi parang minsan kasi yun nga, yung parang gusto ko maging proud tayo as Filipinos kung paano natin ginagawa itong mga bagay-bagay. Kasi minsan, tayo na yung Pilipino, mas tinitingala pa natin yung mga foreigners. Pero tapos tayo yung naghihilhan pa. Exactly. Pero alam mo na ano kasi yan, si Professor Xiao Chua, tinuruan niya kasi kami sa nung during NCCA days. Sinabi niya na it all boils down to our kung paano dinesign or paano yung kultura natin even from before. Yung parang talagang yung dangal na word na buo sa kasi tayo mga Austronesians tayo na naglalayag tapos yung mga dangal na yon yung mga since tayo medyo nagiging slave or yung ginagawa natin naglalayag para sa ibang sa ibang lahi, pagbalik, may inuuwi, yun yung dangal. Okay. So, laging mataas ang tingin natin sa mga foreigners. Or yung mga, yun nga, yung mga ibang lahi. Hanggang ngayon, na-instill siya. Okay. Tapos tayo, pagkapwa Filipino, parang medyo, walang dangal. Kailangan yung mga Americans o kaya ganito. Parang, tunog ano, pag malupit, tunog international o gano'n, di ba? Gets mo? Di, tsaka sa atin, kunyari,
Bago yakapin yung mga artists dito sa Philippines, kailangan ma-recognize muna sila sa ibang bansa. Ayun, exactly. Tapos saka pa lang sila ngayon yakapin ang buong buo ng Pilipinas. So proud kami sa inyo! Pero pag tinignan mo rin yung language natin, parang medyo nandidisappoint lang ako kasi lagi akong proud sa ano natin, sa kultura. Sa language natin. Saka sa language natin. So yun siguro yung isa sa mga gusto ko talagang baguhin ultimately. Mm-hmm. And alam ko kasi na naniniwala ako dito sa music natin. Tayo. Tayo ang future ng Pilipinas. Yes. Amen. Diba? Tayo talaga. Kasi... And that is more true now. More than ever, kita namin yan, bro. Na the things that you do are trailblazing what the Philippines can become. Diba? Exactly. You guys as well. Sobra. Actually, nung naka-work ko sila, Japs, Kael... And even from before na nakaka-work ko kayo, sabi ko, ibang levels din pala itong mga to talaga. Sabi ko, alam mo, bright future sa OPM. Pero kailangan na talaga supportahan tayo ng lahat. Yes. Including our co-Filipinos at ang gobyerno natin. Totoo. Yan. Kasi hindi nagbibigay masyado sa tourism. Na, alam mo, tayo yung malaking reason sa tourism ngayon. Uh-oh. Para sa akin. Yung listeners... Para pumunta dito yung ibang tao Na na-translate na natin into tourism talaga. Yeah. Galing, bro. Picking up again from your album, and you talked about Honest, diba? So Honest is a track na you worked with Japs and KL with. And honestly, hindi dahil sa mga kabanda ko sila or kapatid ko sila, pero talagang it's one of my favorite tracks. So if there's something na dudugtungan mo, if I'm being honest, blank. Ano yun? If I'm being honest, pagod na pagod ako everyday. Yan. Siguro yan yung pinaka pwedeng ano. Parang, I'm always being harsh to myself. Yan. Being too hard on yourself. Yes, but too hard talaga. And may mga, parang, times din na parang gusto ko rin talaga na kumawala, unwind talaga. Pero parang ngayon, wala akong choice. Yun yung talaga yung pinaka ano sa akin. And minsan, kakalungkot siya isipin, pero at the same time, pinili ko to. Yung lagi ko iniisip. Pinili ko to and parang hindi ko yung sinasabi ko, mahirap i-design yung mindset na gano'n. Yeah. Na parang, hindi ako pwede mag-fail. Hindi ko pwedeng tigilan to. Na ito na yung hard work na ginawa ko. Like say, nasa 90% na ako. Yung lagi ito yun eh. Parang most of the artists nowadays, 90% malapit na sila, hindi nila alam, tumitigil. Yeah. Kaya yung parang ngayon yung sa album ko, kahit okay, nabuhos ko na lahat, feel ko konti na lang, pupunuan ko. Pero minsan nakakatamad na kasi parang feeling mo, nabigay mo na lahat, hayaan mo na mag-work yan. Na eh. Maganda naman eh, hindi eh. Pero hindi, in reality, hindi. Kailangan mo para i-promote. Push, I-promote, digital marketing, and kailangan gawa mo ng paraan, kailangan lahat i-align mo. So yun yung parang drain na drain din talaga ako ngayon. Grabe no, I cannot imagine. Kasi na-witness ko nung binubuo mo yung album, di ba? Pinaparinig mo sa amin yung other tracks. Tapos everyday ka na no, na nagre-record, everyday may ganap ka, ganyan. Tapos nagko-coincide pa yung ganap ng group, 'di ba? And then doing things on your own solo career. Now, if magically bibigyan ka ni Lord ng isang araw to rest, ano yung gagawin mo to really give you a restful state? Grabe, either maglalaro ako game o magpapamassage ako, yan. Yan naman talaga yung parang ano ko, outlet ko mas madalas. Pero mas madalas laro na lang eh. Kasi mas convenient sa bahay. Saka nagpapamassage? Pamassage tayo. Ang hirap din. Ang hirap din kasi for us. Oo, diba? To... Kasi sabihin mo, kaya saan ka ba? Saan ka ba nagpapamassage? Dito ka lang ba? Hindi pa ako nagpapamassage. Seryoso ba? Doon sa may amin. Tapos ituro ko sa'yo mamaya. Ako, nagpupunta pa ako sa malayo. Like Pampanga levels. Yung mga, naman, yung mga puro Koreano na yung tao. Dito, solid. Alam mo, ano sila, ano naman sila, parang hindi decent. Ka naman na masyadong, yeah, ano. Solid doon, as in, meron ako doon favorite, tapos laging, okay, pag meron ako kahit mga window hours, yung mga 1 hour lang. Minsan, sinisingit mo doon. Kahit foot massage lang, masaya na ako eh. Yeah. Okay, so, para kay Josh, laro at masahe. Ang kanyang reset.
So bro, just as we end, wanna appreciate you. Thank you, man. And yun, ulitin ko lang yung encouragement ko na thank you. People look at the output, but it's who you become in the process that's important. Thank you. And I know that it must be tiring. It must be frustrating to be grinding all the time. And I hope that days will come where God will really show you the fruits of your labor. Kasi ang promise naman ni Lord, your work is not in vain. So whether appreciated ng tao yan or hindi, the ultimate rewarder is God. And if God does not reward us through our expected admiration from people, God will reward us elsewhere. And I sense that so much in your life, that He has rewarded you with vision. He has rewarded you with passion for your craft. He has rewarded you with insights to the future that no one gets but you. And sometimes that's the difficulty. Dahil ikaw lang nakakita, it's so hard for people around you to understand what you're seeing. But also that's the gift of leadership. Because if everybody sees it, then no one will be leaders. Diba? You become a leader because there are things that you see and understand right away that people don't. So I hope that you find peace and security to be misunderstood, for people to be frustrated na ang dami naman nakikita ni Josh, ang dami naman naisip ni Josh, ang dami naman ginagawa. No, that's a gift and that's something that no one can steal from you. So bro, I want to thank you. And I heard you announced that you're gonna have a concert. Ayaw nga sa ba. NFT. So, yes. May nagtanong sa akin sa Instagram, bro. Ano daw ba ang may expect nila doon sa solo concert? This is your first solo concert, is it? It is. My solo concert. My first ever. Well, debut album ko kasi siya. Pero ito, may expect nila, bro. Just siguro yung parang authentic me and my story. Kasi for the Lost and Found album, ito talaga, binuhos ko talaga lahat ng parang, alam mo yun, I was very vulnerable in the process. Parang mahirap nga sa akin until now na i-play yung mga songs ko. Actually bro, yun yung napansin ko din. Sobrang vulnerable mo dun, no? Vulnerable like, talaga lahat. Heart and soul. Oo, as in, parang nape-play ko siya and all. Parang kikinig ako. May mga nandiyajive ko. Tapos mamaya-maya nagbe-breakdown na ako. Imagine ko na naman itong mga ano. Alam mo yung parang may specific nasabi ko to sa interviews ko, pero may specific scent or alam mo yung ganung feeling yung kawat nakakaamoy kasi cinnamon. May naalala ka specific moment. Alam mo yun, yung ganun. Uy, amoy ka hapon to ah. Yung ganun, parang ganun. Yung parang may something like that. May ganun din siya for The Lost and Found. And my experience nila yung talagang kung ano yung mga pinagdaanan ko all throughout. And I want them, syempre, to be heard as well. Kung meron man ako similar na experiences na pinagdaanan, gusto ko makatulong sa kanila to. Yeah. And I want them, syempre, to para I want to give inspiration to these people din na katulad mo. Similar din pala tayo ng mga ganun na ganung klase ng bagay. Gusto ko makita din nila na it's okay to not be okay. Yeah. 'Di ba? Parang ganun. Maging vulnerable din tayo. And ayun, so abangan niyo po yung pumunta kayo sa aking concert this coming September 28. Is it 28th. Entitled Lost and Found? Lost and Found. Bro, congratulations on the success of your album. Thank you so much. And your solo concert. Thank you. Gusto ko magpasalamat sa'yo na sa album mo, vulnerable ka. Kasi you could have gone the route of ano yung uso ngayon, ano yung kakagatin ng mga tao. But you chose to be, wait, if I have an opportunity to tell a story that's only dependent on me, I'm gonna be vulnerable because I wanna inspire people. And that's a different level of being brave. Kasi pwede naman na, doon tayo sa ano ngayon, what's the bop today, diba? Let's just copy, or let's go with the flow. But no, like, you're like, I'm gonna be me, I'm gonna tell my story. And I believe that many people will be touched and are touched by the music that you have released. So, proud of you, bro. Thank you, sobra. Proud of you, sobra, proud of you. Sobra, salamat talaga. Salamat dito sa time na to. Ayun. Legit, walang halong showbiz yan. I wish all the best for you and for SB19. Shout out din sa mga ibang members na mga kapatid namin. Very proud of your work also. Lahat kayo nagsosolo. Lahat kayo gumagrind talaga. I could only imagine a lot of the questions actually na parang paano po nagchat na pagsasabay yung SB tapos may solo. Nako. Guys, wala kang idea. Nakakamatay yun. Unimaginable. Oh, ito, isipin nyo, schedule pa lang ni Josh today. May halong SB, may halong solo, may
Along meetings and everything, di ba? So, yun, excited ako sa concert mo. Thank you, man. Thank you for this conversation. Yes, I really appreciate it. Sobrang nag-enjoy ako. Ako yun, nag-enjoy ko yung mga ganitong convo. Ang dami ko nga lang minsan sinasabi, hindi ko napansin na ako mahaba na pala. Actually, okay lang. Super okay lang. Pero ayun, sobrang salamat, Carl. Isa ka sa mga nilook up ko when it comes to these things. Kasi gusto ko rin talaga maging very articulate sa pagsasalita. Yeah. So, talagang yan din ang nagpapagana sa akin everyday. Podcast, reading, at syempre yung talagang paano ko i-design yung mind ko to be successful. And isa ka sa mga tinitingala ko, I swear. Pero bro, yun, it shows din naman, bro, na ikaw ay punong-puno. You're not a beautiful empty jar. You are filled with so much wisdom, so much experiences, and that what makes you so beautiful. Grabe naman. Pag alam mo, tuwing nagsasalita ka, parang lagi tayo nasa, nasa show. Quotable lahat, quotable. I mean that. Na kasi punong-puno yung kwento mo, hitik ka. Kung magiging sa puto, hitik ka sa bunga. Dahil marami ka pinagdaanan. And you're not just a pretty face. Di ba? Punong-puno ng kwento yung buhay mo. So bro, maraming salamat for being generous. So guys, stream Lost and Found and buy your tickets for Josh's solo concert sa New Frontier Theater September 28. Yes. Hope you guys enjoyed this conversation. Don't forget to subscribe to both our channels. We will put all the stuff there. And kung may masasuggest kayo kung anong next na gusto nyong gawin, let me know. Comment down below. Share this to your friends. If you learned something, share this to your friends. Thank you very much for joining us. This has been... Ayan, namatay na tayo ng ilaw. This has been... Conversations.